kami ng division, walang naging false misrepresentation. Kasi, number one, hindi naman talaga disqualified. And number two, dahil hindi talaga disqualified, tama yung sinabi niya dun sa COC na hindi pa siya nadi-disqualified. Dante, maaari pa bang iapela ang desisyon ng COMELEC? Magandang gabi, Monica. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, pwede pang iapela, Monica, ang desisyon ng COMELEC First Division at karaniwang ginagawa ito sa loob ng 5 araw sa unbank. At maaari pa rin, Monica, na makarating pa sa Supreme Court o SC ang apela o kaso. Unanimous ang desisyon ng mga commissioner ng COMELEC Second Division para i-dismiss ang huling petisyon para kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kaso ay isinampa ng ilang civic leaders na kinakatawan ni dating Supreme Court Spokesperson Attorney Teodorte sa 32 pahinang resolusyon na sinulat ni Commissioner Socorro Inting. Sinabi ng division na hindi totoong nagkaroon ng false material representations o nagsinungaling si Marcos sa kanyang COC. Partikular nang sabihin itong siya ay eligible para tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Hindi rin umano nagsinungaling si Marcos sa pagsabi na hindi siya nahatulan sa isang krimen na may accessory penalty o parusang perpetual disqualification o tuluyang pagkadiskwalipika sa paghawak ng public office. In this case, sabi ng division, walang naging false misrepresentation. Kasi, number one, hindi naman talaga disqualified. And number two, dahil hindi talaga disqualified, tama yung sinabi niya dun sa COC na hindi pa siya nadi-disqualified. Bagamat iginiit ng mga petitioner ang hatol kay Marcos sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985 na may parusa anilang perpetual disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali, binigyang diin naman ng COMELEC First Division batay sa desisyon ng Court of Appeals noong 1997. Walang sinabi ang korte na perpetually disqualified si Marcos. At sinabi rin ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, wala silang kapangyarihan na sabihin ang isang kaso ay may kinalaman sa moral turpitude. In one of the final points of the division's decision, the division made it clear, made it a point to say that the offense of failure to file income tax is not a crime involving moral turpitude that only the Supreme Court can determine which crimes involve moral turpitude. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin tahasang tinangka ni Marcos na iligaw, bigyan ng maling impormasyon at dayain ang mga butante maging ang komisyon. Samantala ang iba pang mga kaso ni Marcos, partikular ang 3 disqualification case na kinonsolidate sa First Division, wala pa rin anyang katiyakan kung kailan mailalabas ang desisyon ng division dito. Bagamat una nang sinabi ni First Division Presiding Commissioner Rowena Aguanzon na ngayong araw ay target nilang mailabas ang kanilang resolusyon. Whether or not it will be ready this afternoon, I think that's getting to be more and more unlikely. So we'll just wait for further announcements from the First Division. Noong nakaraang linggo ay natapos ang preliminary conferences sa mga kaso na ito at submitted na ito for resolution o naghihintay na lamang na ilalabas ang resolusyon. Samantala, Monica, inihayag kanina ni COMELEC Director Attorney Eliza David na ilalabas na nila ang final na ballot phase o hitsura ng balotang gagamitin sa 2022 elections. Inaasahang unang i-upload ito sa kanilang website kung hindi ngayong araw ay sa mga susunod na araw. Dagdag pa ni Attorney David, ang may pinakamahabang balota ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na abot sa 30 inches, 25 inches para sa overseas voters at 26 inches naman ang gagamitin sa buong bansa bukod sa BARMM.
Samantala, Monica, kaugnay pa rin nga dito sa pagka-dismiss ng COC cancellation case ni Marcos, sinabi ng Malacañang na iginagalang nila ang COMELEC bilang isang independent body. Pinasalamatan naman ng kampo ni Marcos ang COMELEC sa umano'y pagtataguyod ng batas at karapatan ng mga lehitimong mga kandidato gaya ni Marcos na makatakbo na walang anumang harassment at discrimination. Ayon naman dito sa mga petitioner o sa kampo ni Nate, ay inaasahang maghahain sila ng apila sa COMELEC and Bank hinggil dito sa pagka-dismiss ng kanilang petisyon. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica.